Mars, masarap namin dinner ngayong gabi courtesy of Pars Philip. Sabay-sabay nating pagsaluhan ang kanang baked tahon. Ah, I love it. Sige, unahin natin siya. So nakaano na yung ating ininit na natin. In fairness to you, Philip, mura ang tahong pero mahal ang garlic. So, sakto lang yung budget mo. Oo, balance. Balance siya. Tsaka healthy siya kasi maraming garlic. Good so for the heart. So, were you saying butter instead of oil? Margarine. Margarine. Ang para butter kasi. Maalat-alat. Tsaka mas may extra flavor ang margarine. Simple lang to actually. Margarine. Yung preparation lang medyo effort. Pero ang mahirap na yung pag-chop ng garlic. So, ayatin yung margarine. Paglusaw na siya, we'll put all the garlic. Ganito karami talaga. Oh my gosh! I love it. Napa-atras ako dun sa garlic. Kasi topping siya. Oh my God. Tapos, bakit mahilig ka magluto talaga? Oo, kasi family namin talaga sa Zamboanga. We're into cooking restaurants. You have a restaurant in Zamboanga? Yeah, mga cousins ko, family ko, Alavars. Oh! Alavars, famous Alavars! Tsaka ngayon, I live alone. Doon ko na-experiment yung mga luto-luto. So you have your own secret family recipes? Yeah, meron kami lang. Oh my goodness! Dapat naman talaga, if you run a business and doon siya pumapatok, dapat talaga isikreto talaga yun. Yeah, tapos ito dapat, papantayan mo, kasi dapat hindi siya masunog, dapat medyo brown lang. Oo. Tapos pwede siya lagyan ng salt and pepper. So yun palang may season na. Oh, sa bahay ko nga, puro asin na sa likod. Oo, punong-puno na. Kalat-kalat na, tapos nagtutubig na. Oo nga, nagtutubig na. Okay, may sinari na, dudunas ka na. Yes! Tapos kung siya maanghang, lagatan ng kwarting. Very light. Very light lang. Yes, very light. Ikaw mahilig kasi maanghang. Yes, mahilig po sa maanghang. Ayun! Sakto naman na misili pala yung garlic natin. Correct. Tapos yung tahong, dapat na-pre-ano na siya, steam. Yes. Tsaka, correct. Alam naman natin kung paano mag-ano ng tahong, di ba? Pag sirado po yung tahong, yun po ang sira. Huwag yung gagamitin niya. So yung bumukas ng puwang pwede niyong gamitin. Tsaka di ba may term dyan na pinapasuka? Pinapasuka mo pa ba yung tahong? Hindi na. Hindi na. Talaga? Di ba overnight yun pinapasuka sila? Pwede siya. Pwede siyang ganun. Pwede naman. Na yes. Overnight, lagyan mo ng asin, water tsaka asin. Tapos the next day, tsaka may sugar. Correct. Pwede niyong steam it. Correct. Bumigay din! Padami na lang padami! Aha! Ang bumibigay sa sarap-sarap ng new yummy hot dogs! May locked-in freshness! Bigger! Juicy! Smoky sarap taste! New Frabel Foods Yummy Hot Dogs! Bumigay din! Sarap-sarap eh! Yummy hot dogs! Huy! Siguro pwede na ito. Tapos pag medyo brown na siya, papatayin natin siya. Tsaka nilagyan ng sugar. Huwag ilagay yung sugar habang may apoy kasi magka-caramelize na masyado. So ayan, pagpatay na siya, dapat walang apoy ha, para sa ano, sa salt. Para sa sugar. Mas kailangan super halo. Oo. Mas kapraso lang. Okay. Oh. Para ano siya, yung, tawag mo dito, yung sugar niya, kasi iba, pag hindi pinantayan, nasusunog. Yes. So kailangan off talaga. Correct. Ayun naman. OMG. Fresh. Ayan. So, medyo effort lang yung preparation. Kasi dapat pwedeng oven, pwedeng Oven toaster, pwedeng ano. Iinitin ko na to ha. Kasi may binibake ako sa oven, kaya hindi pwedeng gawin. Correct. Cake naman for later. Correct. So, agawa tayo dalawang version. So, ganun lang siya kasimple. Doon mo na i-assemble mismo, no? Correct. Lalagyan ng toppings. Uy, Rita, ikaw naman kamusta ang mga movies down the pipeline? Yes, meron po. Sa mga hindi pa po nakakapanood, Come, showing pa rin po siya sa cinema. Oh. There's another one? May isa ka pa bang movie? Yes, sa Cinemalaya po, Asentado. It's directed by Direk Louie Ignacio. So yung isang side, lagyan natin ng cheese, yung isa wala. Na-excite ako dun sa matamis kasi pag gumagawa kami ng ganito, walang asukal yung garlic shape. The garlic lang. Kaya ngayon, so, I wonder... intriga talaga ako. Ayan. Baka umapaw din. So, sakit. So, lagay natin siya ngayon sa oven toaster. Ah, I love it. I love it. This or something. Ay, sige. Okay ka lang? Kinakain. Kinakain na yung cheese. Ayan. Uminit ba? Nice. Ito, ayan. Ayan. Mga ilang minutes lang ganit. Kasi nag-caramelize siya ng konti. Yes. So,
kailangan siyang lusawin. Oo. Para talagang mag-melt siya dun sa ano. Dali lang siguro yan. Mga 3 minutes, 4 minutes, no? Correct. I love it. Galing! Sobrang bilis. Kamusta naman mga shows, Philip? Ano mga pinagkakaabalahan mo? Ngayon, yung live performances ko, stand-up, sa Clowns, sa Zirko, tsaka sa The Libraries sa Malate. Every Friday and Saturday, andiyan po ako. How long have you been doing that? Sobra. Legendary. Nakakatakot naman legendary. Ba, ano na pa? Ano yung mga 15 years? Oo, oh, legendary na nga. Oo nga pala, pasensya na po. Oo. So, ang cute kasi ngayon, ang dami ng bago. Yes. You get to share yung mga natutunan mo. Oo. So, nagdidirect ka na rin ngayon? Yeah, oo. Nagdidirect ko ngayon. Oh my God! Is this a new thing for you? O dati mo pa ginagawa? Hindi. Nag-start ako sa live shows, concerts. Yes. Uh-huh. I did like Jose Wally for Araneta, mga ginagawa. Oh, that's pretty major. So, tapos yung mga music museum shows ni Jan Lapus ako gumagawa. Tapos saka ako nag-TV through Direct Joyce. Oo naman. Tinuturuan ka ng bonggambong. Eh, yes. Isang napakahusay ang director. Correct. Ang sarap matuto na gano'n. Bonggambong siya. Wonderful. Kaya ano, bigyan niyo akong bagong soap, ha? Oo. Ay, isa yan sa mga nag-enjoy kaming guest namin dito. Actually, sila ni Direct Bebe. Yes, grabe. Correct. Ito na siya. So talagang pupunta tayo. O, diba? Ang bilis. Ayan. Okay, wait. We need, ano? Yan, bongga yan. I'm sure yung cheese ang pipiliin. Tsaka dapat pag kinain niyo siya, talagang kunin niyo yung garlic. Oo. Para malasahan. Wala naman kayong kissing scene ngayon, ano? Nga, wala naman. Oo, pag-uwi pa. Tapos na po. Okay na po. Ito na siya! Yung second batch, inuoy na natin yung cheese. Pinanglaki mga 5 minutes sa cheese. Come on, let's try. It looks so beautiful. Na-excite. Excited din ako kasi alam mo, it's a treat to eat tahong. Yes. We never have tahong. Bihira tayo. Ah, talaga kasi? Bihira yung recipes na gusto. So, may mag-share na tahong. Kayo na po mag, ano, squeeze ng lemon. Ayan. Una na po ako, ah. Go! Tissue. Okay. Thank you. Paano ba ito gaganunin na? Oo. Ako, ganagano ko lang, ha? Pwede kayo mag-fork. It's so good with sugar. Tamis. Diba yung sugar? Naglalaban yung yes. I love garlic. It. Oh my God. Bongga? Sobra. Sarap. Thank you, Pars Philip. Panalo siya. Sobrang, oh, I love it! Mabilis gawin. Mabilis. Correct. Masarap. Pandar. Masarap. I'm gonna make this. Ah, look at that! Naku, ang sarap nito. Up next naman, magkakaalaman na kung sino dito sa amin ang ipinanganak na old soul. Tutukan niyo yan sa pagbabalik ng Mars! I would like to thank Gold's Gym, Saturday Dress, Contura Medica, Cara Zapatos, Nail Files, Maybear Waxing Salon The Bees, Dental Focus, 2-0, Plains and Prints. Hoy, bumigay din! Padami na lang padami! Aha! Ang bumibigay sa sarap-sarap ng new yummy hot dogs. May locked-in freshness, bigger, juicy, smoky sarap taste. New Frabel Foods yummy hot dogs. Bumigay din! Sarap-sarap eh! Yummy hot dogs! Huy! We relearn and we discover. Ang sarap po. Ito po yung mga bagay na dapat natin ma-discover dahil napakaraming pagkain na ating pwedeng ma-share at maituro namin sa inyo. Tama ko yan. Kaya dito sa Sarap Pinoy, sarap, sulit, Pinoy na Pinoy. Good morning po sa inyong lahat.
Nandito pa rin po kami sa Bohol, particularly nandito pa rin po kami sa Blue Water Panglao Resort. Alam niyo po, napakaganda at napaka very accommodating po ng mga tao dito. So, pag kayo po ay nasa Bohol, dito kayo magstay. So anyways, sa this will be our last week here sa Bohol. Alam niyo po, ang dami naming natutunan, ang dami naming naikutan, at ang dami naming na-discover. Pero isa sa mga na-discover namin dito na ikinagulat namin, aside from having sobrang iba't-ibang klaseng kakanin or yung mga desserts dito, isa po sa kanilang kinakain dito as merienda ay ube. Iba't-ibang paraan po ng pagkain ng ube ang ginagawa. Na there are times ang ginagawa po nila ay pinakukuluan lang ito, binabalatan. Pagka-slice, isasawsaw po siya sa asukal or isasawsaw siya sa latik or isasawsaw siya sa tsokolate. Pero meron po silang isang dish na tinatawag po ng galang-galang. Ito po ay shredded na ube, hinaluan ng konting flour at saka muscovado. But there are times po na hindi na nagahalo, sabi po ng mga experts, hindi na po nagahalo ng flour dahil po ang ube, meron siyang parang very starchy talaga ang ube. So, it's a good binder already in itself. So, may mga times po dito na kung walang, hindi season ng ube, ang kinakain po nila ay kamote lang. Pero since kamote is not that starchy, ang ginagamit, yun po ang ginagamitan nila ng flour. Sa ating pong gagawin, we'll add a little bit of flour para lang may pakita sa inyo. But one thing's for sure, ang ating sweet element is our muscovado sugar, which is a very natural sugar, not the processed. Okay, so umpisa na po natin. Nag-preheat na po ako ng oil for frying, no? Lagay natin ang ating ube. We'll mix it a bit lang. Then we'll add a little bit of our muscovado. Now, na-mix ko na po ang flour at saka ang sugar. Ang isa po sa paraan ng pagkain na ito ay kailangan siyang i-shape muna bago lutuin. So, ilalagay natin siya dito sa dahon ng saging. So, we'll shape it into a patty. Compress it a bit, no? I-compress nyo lang po ng konti para hindi siya masyadong buhaghag. So, nakalagay na siya ganyan. So, if you can, compress it lang muna like that. Hindi po natin lulutuin to kasama nung dahon. Ang way lang po ng pag-shape natin para malinis syempre sa kamay ay sa pamamagitan ng paglagay nito sa dahon para even ang shape niya. Yan. And then, mainit na po ang ating oil. Pwede po natin gawin. Let's just drop it there. Alam niyo po, this is a very healthy snack. Since hindi siya processed at saka hindi naman siya junk food, ang kagandahan po talaga dito ay masustansya at higit sa lahat, mahusay sa katawan. Kaya kami po sa Sarap Pinoy, we encourage you as much as possible, if it's avoidable, try using natural na mga food, no? Huwag yung mga processed, go for organic. Kasi yun po ang mas healthy po para sa ating katawan. And then, we'll brown it a bit para meron siya, magkaroon siya ng crust on the outside. Pero ang texture niya dapat in the middle is medyo malambot pa rin siya. It's very important to have a golden brown color on the outside. Usually, pag golden brown yan, doon na nagkakaroon ng crunch. Ayan. So, nagkaroon na siya ng kulay. Then, we'll turn this around. Ayan. So, we'll just cook this a bit more. Siguro mga 2 to 3 minutes. And then, ready to eat. Ayan, pwede na siya. So, we'll transfer this to our plate. As you can see, no, both... Yeah. Uy, bumigay din! Padami na ng padami ang bumibigay sa sarap-sarap ng new yummy hot dogs. May locked-in freshness. Bigger, juicy, smoky sarap taste. New Fravel Foods Yummy Hot Dogs. Bumigay din! Sarap-sarap eh! Yummy Hot Dogs! Huy!